Magandang araw, Grade 5. Nandito tayo sa ating Araling Panlipunan class. Nasa ikalawang quarter na tayo mga bata, sa unang linggo sa ating pivot module, Kahulugan ng Kolonyalismo, Mga Dahilan at Layunin ng Kolonyalismong Espanyol. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang naging buhay noon ng ating mga ninuno? May pagkakatulad kaya ang mga bagay na tinatamasa nila noon sa nararanasan natin ngayon, lalo na sa pagkamit ng kalayaan? Ano nga ba ang kahulugan ng kolonyalismo, ang mga dahilan nito, at ano ang layunin ng kolonyalismong Espanyol? Maraming pangyayari ang naganap sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpatibay at nagpatatag sa ating bansa ngayon tulad ng masakop ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pangungunan ng bansang Espanya. Isa si Ferdinand Magellan ang nagsagawa ng ekspedisyon, natuklasan niya ang rutang patungong silangan sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. Ang pagkakatuklas niya ang naghantong upang matunton ang maliliit na pulo sa ating bansa. Ano ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Isinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampolitika ng isang bansa, sa paninirahan sa lugar at sa pagkontrol sa paglinang ng likas na yaman nito. Inatawag na kolonya ang lugar o bansang tuwirang kinontrol at sinakop nito. Ang kolonyalismo ang unang yugto ng imperialismo ng mga kanluranin. Ang imperialismo ang isa sa uri ng kolonyalismo na kung saan ito ay tumutukoy sa tuwirang pananakop o pakikialam ng isang makapangyarihang bansa sa isang lupain upang isulong ang mga pansariling interes. Kung inyong makikita dito sa ating larawan, sa video, ang mga kulay ng mga bansa at ang kanilang mga sinako. Ang kulay sa Pilipinas ay kulay kung saan nandun ang Spain. Kung ano ang kulay ng Spain dito. Dito. Kung ano ang kulay ng Spain dito, yun din ang kulay natin. Ayun. Okay? Tatlong pangunahing layunin ng Espanya sa pagtuklas ng mga lupain. Una, inais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, layon ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, hangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Ito ay isang halimbawa ng kanilang sasakyang pandagat na ginamit nila Magellan. Ito si Magellan. O Magellan. Ito yung mga sasakyang pandagat na ginamit nila. Ito yung larawan ng unang misa sa Cebu. Dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Una, ang misyong manakop ng mga lupain. Pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. Ang pagsasagawa ng kolonyalismo sa daigdig ay naging paraan na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang ika-17 siglo. Tinawag itong panahon ng paggalugad at pagtuklas. Dahil dito, maraming bansa sa Europa ang naging aktibo sa paglalayag at nagtungo sa mga hindi pa narating na mga bahagi ng daigdig. Noong 1519 ay nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan.
isang Portugis na kawal na pinondohan ng Espanya sa ilalim ng pamamahala ni Haring Carlos V. Ito ang mapa kung saan ang ruta ni Ferdinand Magellan. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na paglalayag ni Magellan noong panahon ng paggalugan at pagtuklas, pinamunuan niya ang maambisyong ekspedisyon na naghanap ng bagong ruta patungong Moluccas Islands na kilala rin bilang Spice Islands. Sa ilalim ng watawat ng Espanya ay nais niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ruta pakanluran tungo sa silangan. Natagpuan niya ang silangang baybayin ng Timog Amerika o ang bansang Brazil sa kasalukuyan, isang makitid na daan ng tubig na tinatawag na Strait of Magellan bilang parangal sa kanya. Ito yung tinatawag na Strait of Magellan. Ito. Mula sa Atlantic Ocean, palabas dito sa Pacific Ocean. Tinawag nilang Strait of Magellan bilang parangal sa kanya. Tandaan, ang kolonya ay isang bansa o bansang nagpasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinatutupad nila ang kanilang mithiin at layunin tulad ng ipagpapatupad nila sa sariling bansa. Kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pang bansa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha nito ang iba pang pangangailangan. Ang mga dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Misyong manakop ng mga lupain, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. Bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang ika-16 na siglo. May tatlong layunin ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Una ay ang God o Kristyanismo. Bahagi ng kanilang misyon sa pananakop ng mga lupain ang pagpapalaganap ng Katolisismo. Pangalawa ay ang gold o kayamanan. Itinuturing ng nakayamanan ang mga lupaing nasakop sapagkat napakikinabangan nila ang yamang tao at kalikasan nito. Pangatlo ay ang glory o karangalan. Itinuturing na karangalan ng mga mananakop ng bansa ang pagkakaroon ng kolonya o mga sakop na lupain. Ngayon, maaari nyo nang gawin ang mga gawain sa pagkatuto. Tingnan sa inyong mga module ang mga gawain sa pagkatuto. Tingnan ang module para sa mga gawain sa pagkatuto. Bago tayo magtapos, ay iiwanan ko sa inyo ang kasabihang ito. Ang taong may karunungan, hindi basta-basta malalamangan. Kaya mag-aral kayong mabuti kahit meron tayong pandemya. Maraming salamat sa inyong pakikinig.